mas madaling pakinggan ho yun. Mas magaan sa puso ang marinig na your sins are forgiven kaysa yung bit-bitin ang iyong higaan. Kaya, again, para-paraan lang ho yan. Gumawa naman tayo ng paraan na pumunta sa kumpisal. Amen po. Kasi po, yun talaga ang magbibigay ng inner healing sa atin. Kaya dito po, nakita natin, yung mga rabbis at that time, yung mga skriba, yung mga tagapagturo ng kautusan, they had a saying, meron po silang kasabihan, there is no sick man healed of his sickness until all his sins have been forgiven him. Yun ang isa sa mga kanilang traditional na pagtuturo or kasabihan during that time. Dahil para sa mga Hudyo, to the Jews, a sick man was a man with whom God was angry. Para sa kanila ho yun, ha? Pero nakita po natin, pinatawad ni Jesus ang kanyang kasalanan, kahit anong nangyari, gumaling. At makita natin yung muka ng mga tagapagturo ng kautusan, no? Parang naiinis kay Lord. Kasi nga, sabi nila, sino pwede magpatawad kundi Diyos lang? Eh, sino ba si Jesus? Diba, sa ating pagtuturong katekismo, Diyos na totoo, taong totoo. At bilang isang tao, concerned din po siya sa ating physical healing dahil naging tao siya. At bilang isang Diyos, concerned po siya sa ating spiritual na kalagayan dahil gusto ng Diyos na tayong lahat ay makapiling niya sa kanyang kaharian. Kaya ang ganda ho ng kwento ng ating ebanghelyo, both physical and spiritual healing ang ginawa ni Lord sa taong ito. Mga kapatid, mga magulang, yun ang pananampalataya ng apat na kaibigan. Faith. At kung ating pong babalikan ang topic na faith, sa basic Christian maturity, di ba, may LSS, tapos meron tayong BCM, or basic Christian maturity, sa ibang community, ang tawag doon ay Growing in the Spirit Seminar, isa po sa mga acronym ng faith, letter F is fidelity. Ano ba ang faith? Fidelity, or pagiging faithful, o pagiging tapat sa ating Panginoon Diyos. Katapatan. Dapat meron po tayong katapatan. Fidelity. Faithfulness sa ating Panginoon Diyos. Na kahit marami ng mga kakilala natin, mga kaibigan, kahit member ng pamilya ang naliligaw ng landas, hinahatak na tayo papalayo, dapat faithful pa rin tayo sa ating simbahan. Faithful pa rin tayo sa ating Panginoon Diyos. Faithful pa rin tayo sa pagsasabuhay ng sakramento. A. Assurance. Hindi po insurance, ha. Assurance, no? Yung nakakasiguro tayo na pag lumapit tayo sa ating Panginoon Diyos, hindi tayo mabibigo. Yun siguro ang nakita ni Jesus sa apat na kaibigan ng lalaking ito. Eh, gibain ba naman nila yung bubong? Ibig sabihin na, wala nang atrasan to. Talagang alam natin, may gagawa ng para ng Diyos. Parang yung opening song natin kanina, alam kong may magagawa ang Diyos. Letter I, intimacy. Another word for intimacy is yung meron tayong taimtim na personal na relasyon sa ating Panginoon Diyos. Kahit gaano kalaki yung mga problema natin sa buhay, we still have and maintain an intimate relationship with God. Letter T, siguro alam na po natin, trust. Trust God. Ibigay man o hindi ang hinihingi natin, eh huwag magtatampo kay Lord. No? Magtiwala lang tayo dahil may plano ang Diyos. May mga bagay-bagay din ako na hiningi kay Lord na hindi naman binigay. Nagtampo ba ako? Hindi. May plano ang Diyos eh. Baka may hindi talaga para sa akin yon, di ba? Pero marami din akong hiningi na binigay ni Lord. So trust God. At letter H, of course, hope. Pag-asa. Hindi ko na i-explain ho yan. Siguro narinig na po natin sa mga nakaraan speaker, sa araw-araw ba naman ang pag-share ni Sister Angelica ng Word of God. Lagi ho natin naririnig ang hope, pag-asa. Kaya mga kapatid, mga magulang, exercise your faith. Para-paraan lang yan.
palalimin natin, no? Gumawa tayo ng paraan para lumalim ang ating pananampalataya. Of course, pag sinabi po natin para-paraan, huwag lang umasa sa ating sariling lakas, humingi din po tayo ng biyaya kay Lord para ma isabuhay natin ang kanyang salita, bigyan tayo ng lakas ng ating Panginoon Diyos o grasya para maging isang tunay na Kristiyano, maging isang tunay na lingkod ng ating Panginoon Diyos, dahil sa totoo lang, mahirap sumunod sa ating Lord, sa ating Panginoon, dahil maraming obstacles, but if God is there, bibigyan tayo ng sapat na kapangyarihan sa pamamagitan ng Holy Spirit, bibigyan tayo ng power, mapapagtagumpayan po natin ang lahat ng mga hadlang, ng mga obstacles na yan, para tayo ay makapag-grow sa ating pananampalataya. So maraming salamat po sa inyo lahat. Thank you for coming and watching. Tapusin po natin sa isang maikling closing prayer. Sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen.